Bago natin simulan ang video na to, make sure na nakasubscribe na kayo sa aking channel para updated kayo sa ating mga bagong videos. Ito yung ating cuttings ng adenium or kalachochi. Tignan nyo, bagong-bago pa siya. Kailangan lang natin ng plastic pot, plastic bottle. Yung plastic pot ko na yan, galing yan sa mga sagu or sa mga shake. Tapos, cutter. Pwede rin naman po tayong gumamit ng plastic. Kung wala po talaga mga bottle, pwede naman po tayong gumamit ng plastic. Okay. Tanggalin lang natin itong plastic. Then, doon ko siya puputulin sa ilalim. Pwede naman natin siyang putulin sa ibabaw. Pero, pwede din sa ilalim. Pero, doon ko siya puputulin ngayon sa ilalim. Okay, nasa sa inyo na po yan kung saan nyo po gusto. Yan, yung malambot lang naman to eh. Kaya, hindi naman kailangan ng magmadali. Dahan-dahan lang tayo. Baka madisira siya pa. Okay, tapos na po siya. Then, huwag nyo pong kakalimutan yung ating pinakamabisang pampaugat. Ha? Ito po yung lagi kong tinuturo sa iyo. Sibuyas po. Lagi po tayong gagamit ng sibuyas sa ating mga halaman. Mabisa po yung pampaugat. Okay. Tanggalin lang natin yung mga stem. Ano po? Lagi ni pong ginagawa yan sa pagkakating. Lagi pong tinatanggal ang mga stem. Okay, ang mga dahon po. Then, sukatin nyo po yung inyong plastic bottle. Baka mamaya po ay sobra po yung mas mahaba pa yung stem kaysa doon sa bottle. Ano po? Yan. Tagi po natin tatanggalin yung mga dahon. Sayang yung bulaklak eh. Medyo maganda na. Pero wala nang ibang cuttings. Yan po. Lagi po natin tatapisan yan kasi dyan po tutubo yung ugat. Ano po? Kakayasan o tatapisan lagi natin siya ng kaunti. Then, sibuyas. Alam nyo na pong gagawin, kukuskus nyo lang po yan doon sa kinayas or tinanggalan nyo ng balat. Ang bisa po mapaugat yan at saka tested na po natin yan. Lalo na pati po aloe vera. Namit ko pong lupa dito ay ipa po. Ano po, yung sa palay, yung pinaggilingan ng palay, ipa yung, basta ipa yun na po yun. Alam nyo naman siguro yung ipa ng palay. Yan, lagi po natin siyang tatakluban para po madaling mapropagate yung ating mga cuttings. Madali po silang magkaugat. Pwede rin po ang kokopet. Maganda rin po yun. Lalo na po ang perlite kung may perlite ka. Pwede rin naman po ating mga garden soil. Okay. Balik po tayo sa unang procedure. Tanggalan lang po ng dahon, tanggalan lang po ng stem. Yan. Yan. Suwatin lang po ulit sa battle kung sasakto. Kung meron kayong mga yung plastic na makakapal, pwede po yung mas maganda rin yung plastic para kahit mahaba, hindi na po kayo magpuputol pa ng battle. Maganda rin po yung plastic. Kung meron po kayo yung plastic na makapal, pwede na po. Then, ito po yung lagi nating tatandaan. Yung sibuyas po, huwag natin makakalimutan. Yan po ang nagpapadaling para lumabas yung ugat, para madali po mapropagate yung ating ugat. Po, pinipigilan yan ang paglapit ng fungus at mga bakterya na nagpapabulok sa mga cuttings. Okay, pag nilagay na natin lahat yan, huwag nyo kakalimutang basain ng tubig. Ano po? Kailangan po basa siya ng tubig bago natin siya ibilad sa arawan. Kailan po natin ulit ito babasain? Babasain lang po natin ito pag tuyo na po yung mga lupa. Kakapain nyo na po ng inyong daliri. Pag tuyo na po yun, pwede nyo na ulit siyang daligan. Good morning mga katisoy. At ngayon po ay check na natin kung nabuhay po yung ating mga adenium. Okay, tara na. Let's do it. Okay, buhay po yung isa. Nakatuwa po makakita pag buhay na yung ating halaman. Okay, success po yung isa. Yes, success po. Buhay rin po yung padalawa. Okay, madami na tayong adenium. Parami ng parami. Sa mga hindi pa po maalam, gawin nyo lang po yung procedure na ginawa ko. Makakatulong po yun sa inyo. Malaking tulong po yun. And then, buhay, buhay na buhay. Advice lang mga katisuya. Kahit buhay na siya, huwag nyo siyang tatanggalan ng taklob.
Okay, ibabalik niyo po siya. Hanggat hindi niyo nakikita yung ugat na dumadami, huwag niyo po siyang tatanggalan. Okay po? Okay, patay itong isa. Susustad naman. Bulok po siya na bulok. Hindi po siya nabuhay. I mean, kasi yan po yung pinakabata. Yan yung pinaka, para pinakadulo na po ata. Yan ang kinuha ko. Yan. Yung anim, success din po. Okay, nakalima tayo mga katisay. Maraming salamat po sa panonood. Sana subscribe niyo po yung aking channel para updated kayo sa ating mga video. Maraming salamat po.